Alam mo ba na tinawag ni Cheska si Farang Tita Witchy? Tita Witchy pala. Tingnan ko lang kung ganun pa rin ang tingin nila sa'yo. Kung hindi mangangati yung anak mo sa allergy. Cheska? Cheska? Cheska! Pinakain ko lang naman po siya ng carbonara. Allergic po si Cheska sa cow's milk, so I use soy milk. Excuse me, hindi ako naninisi eh. Ang sinasabi ko lang naman na baka nagkamali ng ginamit na gatas si Lucy. Hindi ko siya pinagbibintangan, kaya lang, sino po bang sisisihin natin? I'm sorry po. I don't know, Lucy. Alam ko namang hindi mo gusto ng ipahamak ang anak natin si Cheska. Tama si Mamita, kasalanan ko to. Love. Please, Darius, para na rin sa ikagagaan ng loob ko. Gatas ang in-order ni Farah? Yes po, ma'am. Isang karton po ng fresh milk. Kala mo hindi ko alam na bababae ka? Alam ko! Kaya tinitiis ko lang. Dahil kailangan mo ko, di ba? Dahil kapag wala ako, walang magbibigay ng mga luho mo. Tapos magtataka kung bakit wala akong gana sa sarili kong asawa na pinakasalan na ako ng dahil sa pera. Alam mo, itatago mo yung ginawa mo. Malamang dito mo tinapon yun, oh. Saan mo ginamit? Naligo ako kanina sa gatas. Bakit? May problema? Sinungaling ka, Farah. Nakausap ko yung nag-deliver nito. Napakawalang yamot ka talaga! Lucy, wait! Ano bang nangyayari dito? Mamita, siya ang naglagay ng gatas sa pagkain ni Cheska. Ano? Hindi ko kasalanan. Gusto lang akong sisihan ng babaeng yan. Wala akong kasalanan. Maling-mali yung ginawa niya. Eh kung halimbawa hindi natin siya nadala sa ospital. Ba't ayaw niyo maniwala sa akin? Wala akong ginawa. Sinira mo sarili mo! Ikaw ang gumawa sarili mo niya, Farah! Tsaka tama yung sabi ni Lucy. Wala ka na mauto rito. Eh, umalis ka na. Hindi niyo ako mapapaalis dito. May karapatan ako dito dahil asawa ko ni Vince! Wala akong asawang demonyo! Wala ka nang kwenta ng tao, wala ka pa nagawang mabuti sa pamilya ko. Tapos ngayon, pinahamak mo pa si Cheska? Mabuti na lang, umalis ka na talaga! Tangyo, mapapapulis kita! Nananakit ka ng babae! Nananakit ka! Farah! Ikaw ang papupulis namin dahil sa ginawa mo sa anak namin! Pagbabayaran mo yung ginawa mo kay Cheska! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa anak ko! Eh, di wag! At hindi pa tayo tapos, Lucy, ha? Hindi ako mawawala sa buhay niyo! Tandaan niyo yan! Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka nang gumante. Ang hirap sa'yo, ayaw mong makinig sa'kin eh. Na hindi naman dapat ako mahuhuli. Kung hindi lang bumalik yung tanga na delivery boy. Sarap ng tirisin peste. Kasalanan mo pa rin. Ayan. Sige, irolyo mo pa yung mata mo. Tigilan mo nga yan. At saka pwede ba, yung kamalditahan mo, bawas-bawasan mo, para naman mapatawad ka ng asawa mo? Ano? Ako hihingi ng tawad sa kanya? Pinalayas niya ako sa bahay nila, ni hindi niya nga ako pinagtanggol? Farah, kahit anong sabihin mo, dehado ka dito! Sige ka! Tingnan ko lang pag pinakulong ka ni Darius. Alam mo kung ako sa'yo, magpalamig ka muna. Tapos at saka ka nalang bumalik. At pagbalik mo, humingi ka ng tawad. Kung kailangan lumuhod ka, gawin mo! Nay! Para mapatawad ka at hindi ka ipakulong! Eh, paano naman yung pride ko? Pride mo? Anong gusto mo? Mababa ang pagkatao mo, pero malaya ka? Oh, mataas ang pride mo, pero nabubulok ka sa bilangguan. O ano, mamili ka. Hindi ka nag-iisip eh. Makatulog. Hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa ni Farah yun kay Cheska. Alam kong hindi pa rin kami 100% na okay. Pero hindi ko akalain na
Aabot siya sa ganun. Alam mo, love, hindi natin kabisado ang utak ng pinsan mo. Nung araw pa lang anak sa babaeng yan. Kaya lang nag-asawa sila ni Vince, kaya iniintindi ko na lang. Ano? Hindi ko makalimutan talaga yung ginawa niya kay Cheska. Nagtitimpi lang ako. Ayoko lang makagawa ng isang bagay na pagsisisihan ko, alam mo? Love, sinasabi ko sa'yo, hindi ko na pababalikin dito si Farah. At hindi na siya makakalapit sa atin, mas lalo na kay Cheska. Hoy, bro! Ano? Huwag ka na mag-alala. Kasama ni Cheska yung daddy niya. Eh, sinisigurado ko lang na hindi na mauulit yung nangyari, bro. Talagang hindi na dahil wala na yung impactita mong pinsan. Kaya relax, enjoy the party. Buti nga, tinuloy nyo tong party eh. Mas simple man kesa dun sa nauna nating plano. Ang mahalaga, nagkaroon kayo ng Thanksgiving party ni Boss Opak. Nga, hindi naman kailangan ng bonggang party. Mm-hmm. Ang mahalaga, buo at ligtas ang pamilya ko. At masaya pa rin kami. Tama. Ito talagang bukod na pinagpahala mo. Hi! Paamuyin nga, amuyin asin na ba? So cute. I have a very good feeling about this night. I think we're all going to enjoy it. I agree, mamita. And we deserve it. Pagkatapos ng lahat ng nadaanan natin, I just want to put the past behind us. Yeah, that's true. Diba lang? It's so pretty. Yes, look at that, huh? Okay. Ay, kinakabahan ako. Huwag ka kasi kabahan. Pwede pa mo bukong hawakan. Mas lalo akong kinakabahan, Nay. Kasi nga, inaalalayan nga kita dahil kabado ka nga. Kinakabahan ako dahil bubuljakin na naman ako ng Lucy na yan. At yung matandang yan, naku, hindi na papagod sa papapahiya sa akin. Ay, naku, huwag kang mag-alala, no? Dahil ang mga mayayaman, ayaw nilang napapahiya sila. Eh, may party ngayon. Kaya sigurado ako, patatawarin ka nila, lalo na nakaharap ka sa mga amiga nila. Naku, sigurado na. Huwag kang sandali, ayusin mo muna yung tsura. Okay lang ako. Oh, Isaac, pakipasok na lang to. Oh, yan. Sige, sir. Okay, yan, dali at. Kunin ko lang itong wine. Ay, sir! Ako na bahala sa mga wine. Babalikan ko na lang yan. Sige muna, sandali! Mas lalo akong kinakabahan pag hinahawakan mo ako. Chechen po tayo, hindi yung sugod ng sugod. Man, lakas ko naman sa'yo. Sige, sige. Okay, salamat ha. Sige, sige po. Bahala ha. Sige po. Kuya! Oh, Vince! Late na ba kami? Nay? Si Vince yun ah. Hindi. Nay, may kasama siyang babae. Si Ingrid nga pala, kaibigan ko. Ingrid, si Kuya Darius at si Ate Lucy. Sila nga pala yung may anniversary today. Ay, congratulations. Salamat. Nice to meet you. Huh? You too. Oh, tara. Let's go inside. Yes. Walang iyan sa sitawang mo ako! Kinukot si Tinia siya para alam nilang may asawa siya, ha? Ha? Magkala sila sa akin! Tumigil ka! Ano ba? Sa ibang araw na lang tayo bumalik, sige na! At bakit ako aalis? Yung ibang babae nagpa-party dyan, tapos ako aalis? Pwede ba? Huwag mo nang dagdagan ng atraso mo sa kanila! Alika na, alika na! Bitawan mo nga ako! Paano naman yung atraso nila sa akin, ha? Ano? Ang kulit mo talaga! Alika na kasi! Kaba, kulit ko eh! Ano? Tawin mo nga ako, ha? Hoy! Ano bang ginagawa mo?
love it. Ay, cute! Cute. Yep. Oh, tito. Mamita, so cute, oh. Yeah, that's nice. It's a little bit blurred, but it's nice. Excuse me lang po, ha? Okay, yeah. Okay. One more. Love, baka dumugo yung tenga mo. Lalim-lalim nang iniisip mo. Bakit? Si Vince kasi, alam naman natin na hindi lang kaibigan yung kasama niya. Kausapin mo naman yung kapatid mo. Kahit may kasalanan sa atin si Farah, hindi pa rin tama yung ginagawa niya. Sige, kausapin ko. Ay, babe, I'll just go to the bathroom. Okay? Oh, sakuha na kita. Vince. I'm sorry, excuse me. Vince, pwede ba tayo mag-usap sandali? First door on the left. Okay. Excuse me. Okay. Ganda ng friend ko, no, bro? Vince, ano ginagawa mo? Hindi mo dapat dini-display yung mga kaibigan mo dito, yung mga date mo. Sino linoko mo? Wow! So ano? Kampi ka na kay Farah? Sinasabi ko lang sa'yo kung ano ang tama. Kung may atraso si Farah sa amin, ibang kaso yung ginawa mo ngayon. Vince, mag-asawa pa rin kayo. Respetuhin ninyo yung pinangako ninyo sa isa't isa. Newsflash, bro. Newsflash. Hindi lahat ng tao sinuswerte nyo ni Lucy. Nang tamang tao yung pinakasalan. Ano gusto mong gawin ko? Magstay ako sa taong hindi naman ako napapasaya. Tignan ko lang si Ingrid, ha? Magtatago? Ako yung asawa. Pwede ba, nai-relax ka lang? Tumatiming lang ako sa pasabog ko. Kung gusto mo, kumuha ka ng bote! Ano? Ma'am Farah? Ayun na! Pinagawa niyo dito. Ma'am, binilin po ni Ma'am Ason na ban kayo dito sa mga bahay. Talaga? Ako? Ban? Pero yung kabit ng asawa ko nandyan. Ako hindi pwede. Ako yung tunay na asawa. Tanga ka ba? Eh, pasensya na po, ma'am. Ang sabi po kasi ni Ma'am Ason, na kapag hindi kayo umalis, tatawag po ako ng polis. Ay, talaga akong matandang yan, ha? Ma'am! Sige, lalapit ka! Ay, babasagin ko to sa mukha mo, lalaman! Hindi na kayo lumapit dito, ha? Ibababu yan po! Ha? Magandang gabi po sa inyong lahat. Everybody, thank you for coming. Alam niyo ho, dapat ho mas malaki ang ating event ngayong gabi. Tsaka hindi ho dito yung venue. Siyempre, mayroong theme yung party natin, and the works, of course. Kaya lang, dahil sa nangyayari sa aming pamilya this past 2 weeks, nag-decide na lang kami na simple na lang ang celebration. Of course, to focus on one thing, and that is Thanksgiving. Kahit na ano po ang dinadaanan namin ngayon, alam ho namin, makakalampas po kami bilang isang pamilya. Napatunayan ko din po na matibay kaming mag-asawa. At wala hong makakatibag nito. Walang makakasira ng aming relasyon. Gusto kong sabihin sa inyo na napakaswerte ko. Napakaswerte ko kay Lucy. Papasalamat ako sa Diyos na binigay niya sa akin at kasama kami ng habang panahon. Mapagmahal siyang ina at asawa. At higit sa lahat, napakabuti niyang tao. Sandali lang! Happy anniversary. I love you very much. Happy anniversary, love. I love you too. Thank you.
taon. Galing naman. Oh, bakit kayo na siya shock? Sandali lang ako nawala, pero may kapalit na kayo. Willing welcome nyo na yung kapit ni Vince dito. Para tumigil ka na. Tumigil ka na. Tumigil ka na. Huwag ka na magwala dito. Pumasok ka sa loob, doon tayo mag-usap. Oh, ganun. Gusto niyo na akong papasukin. Yung isang araw, pinalayas niyo ako dito. Pinagtulakan niyo ako. Tapos ngayon, kinukonsipin niyo niya ang pagpapabae ni Vince. Dito to yan. Farah, hindi ka namin paalisin dito kung wala kang ginawang kasalanan. At hindi namin kinukonsint... Kausapin mo nga itong asawa mo. Kano ko mausap dito? Halika na. Vince! Bala ko nga! Palayasin mo na babae yan. Ilayo mo siya rito! Kung aalis, hindi ako aalis dito! Aalis na tayo! Saan ito siya? Saktan mo! Talaga! Farah! Tumigil ka, sumama ka na sa akin. Because I swear, Farah, ito na yung huling act of kindness ko sa'yo. Dahil pagkatapos nito, maghihiwalay na tayo. Ay, ang dami ko sinasabi. Halika na! Farah, halika na! Jessica. Let's go. Jessica. Let's go. I'm okay, baby. I'm okay. No, sinakpan ko po ni Tito Farah. Okay, it's okay. No, Jessica! No, Jessica! Dalhin na. Dalhin namin siya sa hospital. Mamita, dalhin namin siya sa hospital. Halika na, halika na. Sige na. Halika na. Halika na. Tumalis na. At saan kayo pupunta? Ha? Sobra-sobra na ginagawa mo sa pamilya ko. Pagbabayaran mo lahat ito, Farah! Bakit hindi niyo pa ikulong ang babae niyan? Patong-patong na ginawa niyang away sa pamilya namin. Nung una, akala ko aksidente lang ang pananakit niya kay Lucy. Pero pati si Jessica, dinamay niya. At ngayon, gusto niyang mapatay si Lucy. Mamito, huwag kayong OA. The please lang naman ang nangyari sa kanya at kasalanan niya. Para! Shut up! Nakita naman ang lahat ng ginawa mo, ilulusot ka pa? You shut up! Dahil kasalanan mo to. Wala naman akong balak na manakit ng ibang tao. Actually, gusto lang kitang takutin at yung pangit mong kahirita. Kaso, yung Lucy na yan, nagbibida, kaya yan tuloy, nasaktan ko siya. Farah, pwede ba tumigil ka na? Baka lalo ka pang mapama. Bitawan mo ko. Tumigil ka na. Sir, pakinig ka sa akin. Kung meron mang dapat ikulong dito, ito oh, itong magaling kong asawa. Dahil siya yung nagdala ng pangit na kirida sa bahay ko. Kaya, masisisi niyo ba ako? Kung nagdilim ang paningin ko? Dahil ang sama-sama niya, nagdala siya ng pangit na babae sa bahay namin. Farah, tama na. Pwede ba? Huwag ka magkunwaring affected ka kay Ingrid. Sumapil na lang tayo kasal matagal na. Kaya pati yung tatapusin ko, I'm filing for annulment. Gusto ka na? Baka kailangan siguro i-confine na kita. Gusto mo? Wala ito. Kaya ko to. Ang mas inaalala ko si Jessica. Baka na-trauma na siya sa nakita niyang ginawa ng Tita Farah niya. Alam mo, sobra na talaga ang pag-aabuso ni Farah sa atin. Nasunog yung pictorials. Allergy si Jessica. Pagkatapos ito, harap-harapan. Sinaktan ka niya. Wala namang may kasalanan. Hindi naman natin inaakala na aabot si Farah sa ganito. Nadala din siya ng galit niya kanina. Alam mo, guilty ako eh. Hindi dapat mangyari ang lahat ng ito. Kung itong si Farah, kinasuhan ko na sinaktan niya si Jessica, wala na to, hindi mangyayari to. Hindi na ako papayag na saktan niya tayo lahat ulit. Meet up.
maganda. Yes, yes. Kuya. Si. Gusto. Oh, are you okay? Masakit pa ba? Oo, okay lang po ako, Mamita. Mababaw lang naman po yung sugat. Are you sure, ha? Mababaw lang naman pala. Dami pang arte. Okay talaga. Para, tama na muna, ha? O, sige na, magbigay kayo ng statement sa polis para makulong na yung bruha babae niyan. Sige na. Sige na, Lucy. Hi! Hi! Magpitigil na ako. Ah, Auntie Belen. Lucy, parang awa mo na. Patawarin mo na ang anak ko. Nakikiusap ako sa'yo. Humihingi ako ng tawad para kay Farah. Patawarin niyo na siya kayong lahat. Humihingi ako ng tawad para sa anak ko. Patigil mo! Parang awa mo na. Auntie Belen, sobra-sobra na po ang kasalanan ng anak mo sa pamilya namin, kay Lucy, sa anak namin. Naiintindihan ko po yun. Alam kong marami siyang pagkukulang sa inyo, kay Lucy, sa inyong lahat. Pero nakikiusap ako, patawarin niyo na yung anak ko. Ang totoo niyan, kaya nga siya pupunta doon sa bahay niyo dahil gusto niyang humingi ng tawad. Kaya lang, nung nakita niya si Vince at nagkasagutan sila, hindi niya mapigil yung sarili niya. Kaya niya nagawa yun, pero hindi niya yun sinasadya. Hindi talaga, hindi niya yun sinasadya. Parang awa mo na. Hindi niya ho sinasadya. Yung ginawa niya ho sa anak namin, sinadya po niya yun. Lucy! Parang awa mo na. Nakikiusap po pa naman. Well, well, well. Kung kailangan kong lumuhod para humingi ng tawad para sa anak ko, gagawin ko, Lucy. Parang awa mo na. Pero pangako ko, hindi ko na siya makikita. Ilalayo ko siya, patawarin mo lang siya. Parang awa mo na. Come on. Let's go, Lucy. Huwag kang padadala sa drama ng babae niya. Let's go. Auntie Belen. Si Farah na lang ang kasama ko sa buhay. Nalang kasama ko. Pag nakulong siya, wala na akong kasama. Wala na akong kasama. Patawarin mo na ang pinsan ko. Lucy, please. Parang mawa ko. Auntie Belen, tama na po yan. Tumayo na po kayo. Hindi na po namin itutuloy ang kaso kay Farah. What? Lucy, isipin mo mabuti ang sinasabi mo. Wala tayong guarantee na hindi naman gugulo si Farah. Iniisip ko lang yung proteksyon ng pamilya natin. Alam ko yun, Darius. Hindi ko naman sinasabi na walang konsekwensya sa mga ginawa sa atin ni Farah. Anong ibig mo sabihin, Lucy? Hindi na namin itutuloy ang kaso sa'yo, Farah. Pero magpa-file pa rin kami ng restraining order para hindi ka na makalapit at wala ka nang masaktan. At sa tingin mo, gusto kong tumira sa bahay niyo? Tumigil ka na, Farah! Ano ba? Gano'n ka walang yung babae niyan? Hindi ko ginagawa to para sa'yo, Farah. Magpasalamat ka kay Auntie Belen para sa kalayaan mo. Ito na dapat ang huli nating pagkikita. Kapinsan mo na yan, dapat hindi mo na pinatawad. Dapat diretso kulong na yan eh. Naniniwala ako kay Auntie Belen na hindi niya nahahayaang may gawin na naman si Farah sa amin. Ma'am Lucy, si Ma'am Farah po nagwawala sa tapat ng bahay ni Ma'am Mason. Ha? Ayoko na, Vince. Hindi ko kaya yung war freak mong asawa. Nag-file ng annulment si Vince. Nagmamadali talaga siya. Talaga bang naghahanap ka ng away? Oo, at hindi ako aalis dito hanggat di kita napapatahimik.